Hi guys, it's me, Millian, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, samahan niyo ako mag-travel papunta ng Quiapo Church. And this is my Friday routine guys. So every Friday, ginagawa ko talaga yung routine na pagpunta sa Quiapo Church. And ayan, palabas na pala ako ng Valenzuela City kung saan dadaan ako sa SLEX. At ito yung SLEX guys. So pagpasensyahan nyo na kung medyo malabo ang ating camera kasi what you call this, nag-commute lang ako guys papunta ng Quiapo Church kasi hindi pa ako ready mag-ride ng motorcycle papunta doon dahil medyo alam nyo na masikip at medyo marami talagang mga sasakyan doon banda. So ayan, so biyahe lang muna ako. And ayan, sa akin namang pagbiyahe guys, medyo maganda naman dahil walang traffic na nagaganap. So ayan, medyo hindi tayo nagsasalita dyan pero pinapakita ko na lang yung sarili ko sa inyo guys kasi maraming tao sa bus and baka sabihin nila or baka may masabi silang alam nila, people can judge you, charo. Ayan o, tignan nyo naman yung clouds guys, ang ganda-ganda. And yung mga damo, as in super green, talagang na-enjoy ko talaga ang pagbabiyahe ko dito. And every time na magbabiyahe talaga ako, umupo talaga ako doon sa malapit sa may bintana kasi nga gusto kong makita yung weather or yung panahon. So ayan, malapit-lapit na pala ako sa NLEX guys kung saan dinadaanan yung NLEX papunta ng Valenzuela or tatawid ka papunta ng Bulacan or kahit saan, basta medyo malayo-layo na sa parteng Metro Manila. So ayan, malapit na tayong makalampas ng NLEX and ayan, sisilip lang muna ako ulit, ayan. Charotera, diba? So this time, malapit na pala ako sa Monumento Station and as you can see, lumipat ako ng upuan sa harapan kasi may bumaba kanina. So yun na nga, lumipat ako and ayan na, malapit na yung babaan ng mga bus station bang tawag dito. Hindi ko siya masasabing station kasi wala siyang station area. And nakikita nyo naman yung LRT station. Ayan. And medyo masikip kasi dati talaga ang dumadaan dito ay mga jeep lamang. Pero ngayon, bus na ang aming ginagamit papunta ng Monumento. So, ayan. Pababa na ako, guys. And ayan. Kinaptured ko lang muna saglit yung moment. Pero, in-stop ko din kasi medyo delikado ang Monumento. Kaya, in-stop ko ang paghahawak ng aking phone. Nasa MRT na ako. Ay, nasa LRT na ako, guys, ng Monumento. So, ayan, guys. Bibili muna tayo ng ticket. And kung napapansin nyo, wala masyadong pila. So, ang bilis ko lang nakabili rin. Tcharan! Ayan, papasok na ako sa ating sasakyan na LRT station or sa train. Ayan na. And may mga nakapila dyan. So, dumating agad yung train and napakabilis lang. So, agad tayong magpapasok-pasukan dyan, guys. Ayan na. So, papasok na sila kuya and sila ate. And then, susunod na ako, syempre, diba? So, ang ganda kasi wala pa masyadong tao and nakakaupo pa ang mga taong papasok pa lang. So, ayun. After that, nakababa na ako sa Carriedo Station. And, ayan na. Palabas na ako dyan ng Carriedo Station. So, malapit na tayo sa Quiapo Church. Sa Carriedo Station na ako, guys. So, ayan. Pupunta na ako sa Quiapo Church. And, ito yung daily routine ko every Friday. So, samahan nyo ako. And hindi ko sigurado kung magsiselfon ako dun kasi medyo nakakatakot yung lugar. So, see you later. Nakapasok na pala ako sa Quiapo Church, guys. And kinapture ko muna yung moment na makuhaan si Poong Nazareno. And andyan din pala at bumisita ang kanyang ina na si Our Lady of Peace from Antipolo City. Ayan siya, guys. Ang ganda-ganda. And super ganda ng mga ilaw niya. Ayan. So, napaka-timing talaga. And, ayan na. So, I think patapos na ito, guys. Kasi yung mga tao ay nag-picture-picture na. And, wala na masyado. And, nasa harapan pala ako, guys. Kasi, maaga ako. Nasa pila. So, ayan. Nasa harapan tayo nakaupo. And thank you Lord dahil natapos na yung mast. And hindi ko naman pwedeng i-capture yung mast kasi mas gusto kong makinig at pagmilay-milayan ang
salita ng Diyos. Hindi man ako perfectong tao, pero kapag sa church na talaga ang usapan ay gusto kong mag-focus at makinig at pagmilimilayan ang mga salita niya na gusto niyang ipahiwatig sa atin. And thank you Lord talaga kasi ito ay God's calling guys, kung saan nagsimula ako nito bago ako mag-birthday and until now, ginagawa ko siya. So hi guys, nasa loob na ako ng church and ayan, kung napapansin niyo ba sana kasi pauwi na ako, tapos na yung mass. Hindi pa kami lumalabas agad-agad kasi kailangan naka-line yung mga color ng mga upuan. Kagaya nito, blue. Kailangan kung sino yung tinawag, saka yun yung lalabas na line. So, mag-iintay tayo kapag tinawag na tayo, saka tayo lalabas. So, nag-iintay lang ako dyan na tawagin na yung row namin na blue color para lumabas. And ayan, nagtayuan na yung iba. Pero dahil sa nakikinig ang mga tao, ayan, nag-iintay pa rin kaming makatapos at makalabas na yung mga first lane, second lane, hanggang sa amin na dulo. And ayan. Labas na! Ayan, tapos na ako sa aking Friday routine. Every Friday, andito ako sa Quiapo Church. Ayan, sinasaren. Ayan, lumabas na or palabas na ako guys and dumating na ako dito sa my car registration, paakyat at sasakay ulit tayo ng train papasok dito sa station. And by the way guys, disclaimer lamang po, actually kanina sa church, meron po akong kinover sa aking sarili na jacket kasi hindi po magandang humarap tayo sa church na nakaganon. So may bitbit po talaga akong jacket para i-cover ang sarili ko hanggang sa natapos. And nung natapos na, hinubad ko na po kasi super init nga naman and medyo maong po yung suot ko na yon. So ayan, pinakita ko sa inyo ang mga dala ko dahil namili po ako. Ang init! May train na. Sa amin and may pila. So guys, kasi wala nang upuan and yung ate may dalang bata, so nag-iboy ako at tingnan niyo kung saan ako bata na kami. So kanina guys, nakaupo talaga ako sa magandang upuan pero ngayon bumaba ako dito malapit sa babaan or sa pinto ng bus kasi may isang ate may dalang baby and nag-giveaway na lang ako kasi kawawa naman si ate na hindi na nakaupo dahil tayuan na yung mga bagong dating. And syempre hindi naman tayo ganun kabait or ganun din kasama. Ayan, tingnan nyo naman itsura ko, nakasalampak lang ako sa sahig. Pero laban na lang tayo, nakadress-dressan pala ako guys. Pero don't worry, may short yan. And ayan, so pauwi na ako this time. So hanggang dulo talaga or hanggang sa may Paso de Blas sa aming terminal station ay dun lang talaga ako nakaupo. So okay naman sa akin kasi nga kawawa naman yung baby. Ang terminal ay bumili lang muna ako ng kasalubong. Ayan. Ha? Ayan. Ito yung 105. Ayan yung ating kasalubong sa aking mga anakesh. It's Happy Donuts! So, sarap! So, okay na ako guys and nag-iintay yung mister ko doon sa may anuhan ng motor, cycle, kasi bawal siya pumasok dito na side. So, doon ako papunta and maglalakad muna ako. And di ba napakita na namin sa inyo yung BGC? Maraming kainan dito actually and masaya dito. Kasi kapag gusto mo ng patibong pagkain, pwede ka dito pumunta. Meron din dito mga lechon. Ganun. Diba talagang kain si Sinil. So, update ko kayo pag nasa bahay na kami. Sobrang init.
So guys, nandito na ako sa bahay. Nakauwi na ako. And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung binili ko kanina. And meron tayo dito ang keratin hair spa. It's an original ecology ano daw, hair spa. Brazilian blowout. Ayan. So yung mga yan is binibenta ko yan ah. And kapag ka pumupunta kasi ako doon, dumadaan na rin ako sa bilihin ko sa mga supplier ko ng mga pagpaganda ng mga hair. And ito kasing mga keratin ko na mga to, sobrang mabenta to dito sa akin. Like sa tindahan, nag-i-stack ako nito kasi sobrang mabenta niya talaga. And isipin nyo naman, good for 1 month, meron na kayong keratin or hair spa. No need na mag-use ng mga conditioner para mapalambot yung mga hair nyo. So, ang binili ko is Morocco Argan Oil. And lima to actually, lima. Iba't ibang mga parang flavoring ba tawag dyan. Ayan. Pero may stock pa naman ako dito, kaya ganun lang kakonti yung binili ko. Kasi ang bigat niya guys, and mahirap pipitin. Kasi nag-commute lang naman ako, diba? And nakita nyo naman kanina, nagpasundo lang ako sa asawa ko. Kaya talagang mahirap kapag kinumute ko yon, and ganun siya kabigat, or ganun mas marami pa doon. Super bigat kasi 1,000 ml ang laman nitong isang ganito, isang tub. Ito naman ay ang Brazilian blowout. Bumili din ako na it's a Brimwood hair color kasi meron akong customer. And wala kasi ako nito mga color na to. Meron naman akong mga stocks pero yung karamihang stocks ko kasi is like blonde or ash blonde, yung mga ganun. Ito kasi is ash or metallic gray and also gray. Ayan. So, yun yung aking mga gagamitin. And meron din akong biniling isa pa. Pero hindi ko na babanggitin kung anong brand yon kasi yun yung aking pang Brazilian blowout sa mga customers ko. Para isang lakaran lang tayo, diba? Diba guys? So, yun naman guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at wala akong maisip na content. Kaya sinama ko na lang kayo sa aking Friday routine sa pagpunta sa Quiapo Church. And every Friday, andun po talaga ako para magsimba. Kasi parang naging, ano ba tawag doon? Parang yun yung naging calling niya sa akin na parang every Friday kailangan ko magsimba doon. Kahit gaano pa ako kapuyat, kahit gaano ako kapagod. Basta gusto ko every Friday magsisimba ako at ready ako magsimba. So yun lang guys. Hope you enjoy this video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Bye for now. Keep safe everyone. God bless you all. Bye-bye.